Hi guys, kamusta kayong lahat? So, eto na nga, we're living in Singapore and we're going to Malaysia. And then last night, na-prepare ko na lahat ng requirements ko going to Malaysia. And then, na-download ko na rin 2 days ago yung apps nila ng My Sijatera. And then, na-fill upan ko na all my personal information para sa pag-arrive ko doon sa Malaysia, and then wala ka nang magiging problema, tuloy-tuloy yung process, and then you have to scan the QR code doon sa mismong arrival hall nila na magpapasok ng information mo sa data system nila. So, tuloy-tuloy lang yon, and then kita-kita tayo doon guys. Flight ko na, so see you there! Ito na nga guys, nakapass na ako sa immigration. So as I said, pag na-comply nyo naman lahat ng requirements sa bansang pupuntahan nyo, napakabilis lang ng process sa immigration. So inaantay ko na lang yung bagahe ko and then lalabas na ako sa airport. Welcome to Sabah! Winelcome ako ng masamang panahon dito sa Sabah. But anyway, tomorrow ko pa naman balak mag ikot-ikot dito. So sana makisama yung weather tomorrow.
And then for tonight, pupunta lang ako dun sa sinasabi nilang famous seafood night market. Dun ko balak mag-dinner. And then tonight, magpapahinga lang ako ng bonggang-bongga para ma-prepare ko yung sarili ko sa mga lakad ko for tomorrow. So I hope na maging okay yung panahon by tomorrow. Cross finger tayo dun, guys. Guys, medyo malaki siya sa inaasahan ko. So, ito yung living room and office table. And ito yung room. Ayan, guys. So, ayan. And then, ito yung walk-in closet. And, ay, ang laki ng toilet. Grabe. Ang laki ng shower room niya, guys. Ayan. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat-lahat ng mga hotel na ini-stayan ko. Pag malaki yung toilet. So, andito yung shower room. Ayan. Andiyan yung shower. And then, pinaka-paborito ko sa lahat. Ayan. Hello! So, guys. Tatlong araw tayo dito. Actually, guys, ang schedule ko talaga is sa KL. Kaso, since 6 na araw ako dito, binigyan ako ng 3 days para mag-explore something ganun. Tapos, pinili ko talaga yung Sabah kasi ever since, curious ako kung anong meron dito sa Sabah, Malaysia. So, mamaya, if hindi masyadong maulan, itatry kong pumunta dun sa nadaanan kong fish market. So, I think yun yung famous na fish market na nakikita ko sa mga video dito sa Sabah. So guys, papahinga lang ako ng konti. Kita-kita tayo mamaya. So ayun na nga guys, lagi kong sinasabi, wala naman tayong magagawa sa isang lugar kung wala tayong pera. So gagawin natin, mag-withdraw muna tayo kasi magkano lang naman yung pinapalit ko kanina sa airport, mga 50 Singaporean dollar yata kasi masyadong mababa yung palitan nila. So, ang susi sa lahat ng bagay para makapag-ikot-ikot tayo dito ay ang mag-withdraw. So, withdraw muna tayo guys and then pupunta tayo dito sa mall na yan. Ayan, bumili tayo ng mga kailangan natin sa tatlong araw. Ako sa hotel na to, nag-i-stay. Ayan. And then, yung nakikita mo na yung pating na yun, guys. Kakabaan na yun ang port. So, marami na doon na restaurant na pwedeng kainan. Na alam ko, may nandun yata yung ano, yung way na papunta dun sa palengke na sinasabi ko. Kasi kanina, nung papunta akong hotel nga galing sa Arab, nadaan ako na nga yun. So, I think, andito na yun. Mas malapit siya sa hotel. So, umikot lang ako kasi, yun nga, nagpunta ako ng bangko. Kasi nag-withdraw lang tayo. Ayan, nandito tayo sa street na to. Ayan. Guys, tingin nyo, Palawan na yan. Parang pinigo yung island na yan, Palawan na yan, guys. Kasi pag nakikita mo talaga sa mapa, nakapakalapit na ng Sabah sa Palawan. So, parang pinigo tatawid lang ako ng konting-konti, gamit yung kahit maliit na bangka, makakapasok na ako sa Pilipinas. Ngayon na ako umuwi doon. Hindi ko lang alam kung huhulihin nila ako. Ayun, mamaya punta tayo sa I Love KK na yan. So, yun guys, may traffic din pala dito sa Sabah kahit maliit na island siya. So, ayan. Ayan yung palengke na sinasabi ko. Tama yung mapa. Mas malapit nga siya sa hotel.
So, ito ang mga nakapark na sasakyan to papunta dun sa palengke na sinasabi ko kasi famous talaga yun eh. Siguro kailangan ko nang tumawid. Oh, hindi, dito na lang pala. Kasi medyo delikado tumawid dun. Pero tignan nyo guys, kahit maulan, maraming tao nagpupunta dun oh. Kasi famous talaga siya. Tapos napansin ko guys, dito sa Malaysia, parang laging mas maraming taong lumalabas sa gabi. Hindi ko alam, kahit nasa Indonesia ako, guys, natatanaw ko na talaga siya, promise. Ayan. So, ayan may police guys. Ayan. Ayan. So, dito na yon. Ayan, ito na guys. Budi ba ha? Local food dito, girl. Mga local food dito, guys. So, ayan. Maghahanap lang tayo. Ano, parang Pilipino-Pilipino ang datingan, guys. So, may mga palamig, prutas. Ayan. Hahanap lang tayo ng table, guys. Ayan na! Ito, guys. Promise. Ito yung ganitong food yung gusto ko talagang pinupuntahan. Ayan, guys. So, ayan yung nakalatag lang, tapos mamimili ka lang. Ate, hindi na kayo. Hi, you're Tagalog? Filipino? Tagalog, Filipino, Indonesia. Ah, Indonesia. I thought you're Tagalog eh. You're Filipino eh. Tagalog. Ah, okay, I see. It's still alive. Ah, it's still alive. Okay. Hello, kuya. Oh my God. Really? No battery, original. Original of ah, okay. Yeah. Okay. Nice. So, ayan guys. So, ito maraming ganitong klase dito guys. So, mamimili lang tayo. So, isa yon. Indonesian yun guys. Pero, kahit pa paano marunong siya managalog. Alam niyo yung salitang ate. Ayan guys. Diyos ko, ang sarap sa mata. Ayan. Tapos ayun na yung dagat oh. Ayan, ito yung mga nakaihaw na naka-ready-made na siya. Ay, oh, Diyos ko Lord. Kaloka guys. Oh my God. Oh, diba buhay na buhay siya. Ayan, diba't ibang close. Eh, my God. Maulan pero pinagpapawisan ako, guys. Oh my God. Ganyan kalalaki yung mga seafoods dito, guys. At saka, I think hindi masyadong mahal to. Kasi nga, alis nasa katabi na ng dagat. Ito, chicken naman, guys. Kamihan, seafood dito. Ayan o, naglalakbay pa yung ano. Naglalakbay pa yung ating crab. Buhay na buhay siya, girl. Ayan, mga buhay na buhay pa siya. Ayan, fresh na fresh. Fresh. Smoke fresh. Smoke fresh. Pushing. Speak Tagalog also? Maraming salamat dito. We can speak Tagalog, we can speak Korean, Chinese. Also, so yeah. International ah? Yeah, international. So I'm filming. Ito na ang Pinoy po. Ah, okay. Ito. Ayan ang bulaklak. Ano? Gusto mo kumain ito? Ayun! You know how to speak Tagalog if you want to eat. All can speak Tagalog. Grabe, ang yaman talaga ng dagat natin. My God. Pag nakita mo yung mga goods nila. Grabe, ito kaloko. Gusto ko mamamatay yata ako pag kinahin ko yan. Atake sa high blood, girl. Ganon. Oh, ito naman laloko yun. Gusto ko na mag-migrate dito sa Sabah. Dito na lang kaya ako tumira, guys. Kasi, tignan mo, kahit maliit ang sarap ko. Guys, kung ganito pagkain araw-araw, promise, masarap mabuhay. Ayan. Ito. Ayan. So, huwag tayo ng table. Ayan, puro, it's actually puro seafoods dito. Hanap lang tayo ng
hanap lang tayo ng best. Ano yung marunong puno sampai memory. Sampai besok pagi boleh juga. Boleh juga dikasih barin dia begini, bergambar. Bangka lang. Bangka ba? Alam nyo guys, kahit maulan dito, ang dami pa rin pumupunta. Ito talaga yung mga paboritong pagkain guys eh. Lalo na to, kaso takot na ako this time. Pero ito, ayan oh. Ayan, picturean natin nito mamaya guys. Nakakita tayo ng mga Pilipino dito guys. Sa piraso lang ko eh. Mga taga Sambuanga sila. Hello. Ayan. Kumusta po kayo dyan? Ayan. So, isa nun kuya. Tapos, itong... Isang malaki lang ng tiger prawn. Ayan. Ito mas malaki. Dalawa na. Isa lang. Baka mamatay na tayo nyan. High blood din ba? Oo. Okay. Ayan, isa lang. Isa lang. Tapos, ito sa shell. Ito 200 gram, ate. 200 gram? Yeah. Magkano na yan? Mahal. 28. Including kokong dito. Ah, kasama na luto doon. Opo. Kuya, huwag masyadong maanghang ha. Opo. Patay, parang Tagalog din siya. Kinakausap ko siya ng Tagalog, nakakaintindihan kami. Taga dito yan. Kunti-kunti lang yan. Ah, gamay-gamay lang. O, sige, okay na to. Oo, ayan lang. Yan yung kabuuan kung saan tayo kakain, guys. Tapos, sila kuya, mga taga Sambuanga sila. Since napakalapit talaga ng Sabah sa Pilipinas, guys. So, kakain muna ako, guys, dahil nagutom talaga ako. Although, busog na yung mga mata ko. Okay. So yun nga guys, naka-order na tayo ng pagkain. Inaantay na lang natin siyang maluto. And then mamaya-maya magsiserve sila ng kanin. Kaya parang feeling ko magkakamay ako kasi gusto ko talaga mag-feel yung pagkain in-order ko. And by the way guys, umorder ako ng isang malaking alimango, malaking giant prawn, kalahating pilong shell, at saka 300 grams na pusit. Nakakahalaga yun ng 78 ringgit. So, sa atin, mga wala pa siyang 1,000. So, di ba, ang bongga, ang mura niya. Tapos, kasama na yung luto doon, guys, ha. So, napakamura. Tapos, ang lalaki ng mga lobster dito. Yun talaga yung kinatuwa ko dito. So, ito na yata yung pagkain natin, guys. Ito, dito yata niluto yun. Ayan. Hawak na ni kuya. So, ayan yata yun. So, wait na lang natin. Diba? Super hinanda ko talaga yung oras na to guys para dun sa kakainin ko ngayon. Kasi simula kaninang umaga nung umalis ako sa Singapore, nag-almusa lang ako ng parang lugaw nila, yung tinatawag nilang congee doon. Pero lugaw yan sa atin. So yun lang yung kinain ko. Ayan na, isi-serve na ni kuya ang bongga. So ito yung order natin guys. Ginisang kangkong lang kasi ito yung alimasag. So parang feeling ko guys, kahit sinabi ko na huwag masyadong maanghang, pero naanghangan pa rin nila, naaamoy ko. Pero try natin mamaya. So wait pa natin yung ibang pagkain guys, and then ipicturean ko para sa inyo. Hindi na ako magbibideo habang kumakain kasi talagang medyo timawa ako this time. Ayan guys, papakita ko na sa inyo yung kabuuan ng lahat ng in-order ko na nagkakahalaga lang siya ng almost 900. Hindi, almost 1,000. 900 plus. So yun guys, tingnan nyo naman. Ganyan na siya karami. So inaantay ko lang yung shell. Ayan. Shell na lang yung kulang dyan guys, at saka yung ano, yung giant prawn. So... Kaloka. Parang sarap magstay dito. Hanggang sa Manawa ka sa seafood. Ganon. So, wait lang natin. Tingin ko magtataka sila kung gano'n karami kumain. Pero anyhow, wala naman tayo magiging pakidun kasi talagang nagugutom talaga ako.
ngayon. As in talaga guys, itong store na to, ang daming nakakaintindi ng Tagalog. So ayun no, yung sobong, yung shell, ayan yung shell. So yung ano na lang, yung hipon na lang yung inaantay ko guys, which is yun yung pinaka-paborito ko. Ayan, so itong hugupin yung sabaw habang mainit. Ayan, tingnan niyo naman guys. Hindi ko kayo iniinggit pero grado talaga guys. Ayan. Tapos yung hipo na lang. At again, nakakahalaga lang siya ng 900 plus. Ayan, kasama na luto dun. So, napaka-cheap niya guys. So, pasok na pasok sa banga. Busog ka na. So, aaraw-arawin ko yung pagkain dito. Ayan. Medyo timawa tayo. Ayan na! Naku, talaga nilasap ni Kuya. Inunti-unti niya yung paglagay sa lamesa ko. So, ayan. Papakita ko na sa inyo, guys. Tapos, pakain na ako. Ha? Ayan. Ayan. Ito ba ang laki? Okay. So, ayan, guys. Ito yung tangkong. Sana, wag ako atakin ng high blood. Sana, wag akong high blood rin ng bongga. So, guys, kakain na ako. Kita-kita tayo mamaya. Bye! Busog ako. Kung alam nyo lang. Yun oo. Buhay na buhay po. Diba? Umapalag-palag pa yung lobster nila. So, ayan nga guys. Actually, konti pa to guys. Kung yung before na open pa yung biyahe dito sa kahit na anong bansa, napakarami ng Chinese dito guys. Kung mga previous review nila, laging punuan yung mga table dito kasi napakarami daw talagang Chinese na pumupunta rito kasi alam naman natin na mga Chinese gustong gusto ng seafoods. Ayan guys, naman medyo hingal na hingal pa ako sa paglalakad dahil busog na busog talaga ako. Ayan. So, nakakain na tayo guys. And then, balik na tayo sa hotel. Bukas, expected na natin na dito ulit ako kakain. Kasi, namurahan talaga ako guys. Ngayon, ayan, maglalakad-lakad lang tayo dito sa baybaying dagat. Wow, baybaying dagat daw. Ayan. Alam mo guys, parang feeling ko talaga tanaw ko na rito yung Palawan eh. Pag nakikita mo talaga sa mapa, yung island nung Sabah, napakalapit niya sa buntot ng Palawan. And then, yung other side is parang malapit na talaga siya sa Tawi-Tawi. Ay, nag-i-stay guys, dyan sa hotel, dyan sa building na yan, dyan tayo nag-i-stay. And then, ayan lang yung seafoods market. So, di ba ang lapit? So, tanghali gabi siguro, dyan ako kakain sa tatlong araw. So, para masulit ko talaga. At saka, not bad na talaga yung presyo, guys. It's really not bad. Yun lang for today, guys. Kasi medyo pagod na talaga ako. Maaga akong nag-checkout kanina. Mga alas 6 pa lang nag-checkout na ako. Then, nag-breakfast ako. So, talagang medyo Hagardo Versosa na ang inyong lingkod. Ayan o, KK! Hindi ko alam po ano ibig sabihin ng KK. But anyway, nasa Sabah po ako. Ayan. Diba? Ang laki ng ano niya. Ang laki ng parang ano? Rotonda niya na isda. So, ibig sabihin, talagang famous ang fish dito. Yun. So, guys, alam mo, ang kagandahan dito, kahit na demand yung lugar na to, hindi talaga siya mahal. Hindi siya mahal, guys. So, ayun nga guys, busog na naman tayo. Kaya naisipan kong magbabad dito ng 20 minutes. Plano ko sana dyan sa shower maligo. Pero mas mabuti para sa akin na dito maligo sa mainit na tubig para hindi rin ako ganong antokin agad kasi nga busog ako. So maliligo lang ako guys and then magpapahinga na rin ako after nito kasi nga marami tayong schedule for tomorrow.
So see you to my next video, guys. Bye and good night.